Kasabay nga po ng pagkatalo ng Golden State Warriors sa Game 3 ng NBA Finals ngayong araw ay nagdamo nga po dito ng injury ang kanilang superstar na si Stephen Curry. Kamusta na nga ba siya? Yan nga po ang ating unang aalamin ngayon. Nasasabayan ko na rin ang balitang pagkuha nga po ng Miami Heat kay Kyrie Irving at ang balitang nasa top 30 na si Kai Soto sa inilabas na NBA draft. Kaya tara mga idol, halina't umpisahan na natin yan. Kahit man nga po mga idol, halatang dehado agad ang Golden State Warriors sa kanilang Game 3 kanina sa NBA Finals ay sinikap pa rin naman nga kahit papano ng kanilang mga manlalaro na makapag-comeback dito. Sa katunayan, naidikit pa nga po nila ang kanilang score gamit ang kanilang signature na third quarter run sa pangunguna ni Stephen Curry. Ngunit sadyang hindi na nga talaga nila kinaya pa ang buong puwersa ng Boston Celtics na samahan pa ng napakagulong fan sa loob ng arena. Kaya wala na nga silang nagawa pa para manalo sa kanilang Game 3 at dahil nga po sa pagkatalo ng Warriors ay nagdedelikado na naman nga sila sa kanilang serie. At ang masakit pa nga po dyan mga idol ay sinabayan rin naman nga ito ng pagtatamo ng injury ng kanilang superstar na si Stephen Curry sa kanyang kaliwang paa. Bali, natamo nga niya ito matapos siyang madaganan ng napakalaking katawan ni Al Horford habang sila ay nag-aagawa ng bola sa huling mga minuto ng kanilang laban. Pero ang tanong ngayon mga idol ay kamusta na nga ba ang kanyang kalagayan? Bale, ayon nga po sa lumbas na balita, kahit man nga daw po nabalik pa rin si Stephen Curry sa Game 3 matapos siya dito magtamo ng injury, ay inamin rin naman nga po ng kanilang team na hindi maganda ang kalagayan nito ngayon. Damang-dama rin nga po ni Stephen Curry hanggang ngayon ang sakit sa kanyang paa. Kaya kakailanganin muna nga po nilang obserbahan ito sa mga susunod na araw bago nila malaman kung makakapaglaro pa ito o hindi sa kanilang mga susunod na laban sa NBA Finals. Base rin naman nga po sa naging pahayag ni Stephen Curry, pinapangako rin naman nga niya sa kanyang mga fans na hindi siya mawawala sa kanilang lineup gayong kakailanganin lamang nga niya ng kaunting pahinga. Kaya pwede nga pong huminga ang mga fans dyan ng Golden State Warriors. Siyempre mga idol, pumunta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan dito sa naibalitang pagkuha ng Miami Heat kay Kyrie Irving mula sa Brooklyn Nets. Ilang beses na rin naman nga nating napag-usapan noong nakaraang araw na isa nga po ang Miami Heat sa mga teams na inaasahang kukuha ng bagong superstar na magiging available ngayong off-season. At ayon nga po sa naging pahayag ng sikat na NBA analyst na si Bill Simmons, maaari nga daw pong kunin ng Miami Heat ngayong off-season ang dalawang superstar ng Brooklyn Nets na sina Kyrie Irving at Joe Harris gamit ang kanilang mabubuong trade package na kinabibilangan ni na Duncan Robinson at Kyle Lowry. Ayon nga po dito, kung meron man nga daw pong isang team na makakapagpatino kay Kyrie Irving, eto nga daw po ay walang iba kundi ang Miami Heat na merong napakagandang sistema sa kanilang organisasyon. Habang dumako naman tayo mga idol sa ating huling storya sa balitang pasok na nga daw po ang ating kababayan si Kai Soto sa top 30 base sa pinakahuling inilabas na mock draft. Bali, nalalapit na nga talaga ang pagsapit ng 2022 NBA draft at marami nga po sa mga batang players ang todo ensayo na sa mga ginagawa nilang private workout upang sa ganun ay magkaroon sila ng magandang impresyon sa iba't ibang makupunan. At sa parte nga po ng ating kababayan at pambato na si Kai Soto, makalipas lamang nga po ang pagkakaroon niya ng ilang mga private workout sa ilang mga teams ay mas lalo na nga pong umingay ang kanyang pangalan sa media. Sa katunayan, base nga po sa inilabas na updated mock draft ng isang sports website, nasa pang-28 pwesto na nga daw po ang ating kababayan na si Kai Soto sa first round kung saan pwede nga po siyang makuha dito ng Golden State Warriors. At syempre, epekto rin naman nga ito ng patuloy na pag-improve ng kanyang talento at laro sa loob ng court habang siya ay nag-workout sa iba't ibang mga kupunan bago man siya tuluyang pumasok sa darating na 2022 NBA Draft. So yun lamang mga idol ang ating pinakaunang video ngayong araw dito na ating pinag-usapan sa aking channel. Once again,
This is your J-Zone TV. Don't forget to subscribe. At syempre, pindutin na rin ang notification bell sa akin channel para lagi kayong maging updated at laging manotify sa mga videos na inalalabas ko. Syempre mga idol, isang malaking shoutout nga pala sa lahat ng solid J-Zone TV dyan at sa lahat ng laging nakaantabay sa aking mga videos. Thanks for watching, mga idol.